Hello guys, for today's episode, ipakikita ko sa inyo ang aking mga nakuhang mga lumang barya na nagmula pa sa isang pamana ng isang lolo sa kanyang apo. So ngayon guys, mukhang nag-jackpot na naman tayo. So ayan guys, yung mga dati kong nakulik, ipakita ko lang ng mabilisan. Saka yung mga dati, ayan o, yung mga luma kong mga nakuha ng mga nakaraan. So ito guys yung pamana ng isang lolo. So naka-album pa yan. Ayan, ang laki ng album. May kasama pa yan na isang bugkos na mga barya, lumang barya dito. Ito yung mga local na mga barya. Ito mga local na mga barya, separately, ipapakita ko to sa inyo kasi medyo madami-dami to eh. Ito muna ang mga international coins na pamana ng isang lolo na OFW. So, di na ako makapagpigil pa guys. Papakita ko na sa inyo at ating mabilis nang buksan ang coin album na ito guys. Ayan, so kikita ninyo, international coins ang mga yan. Ayan, so baka mayroon kayong magugustuhan dito sa aking mga piplex na mga barya. Hindi ko na muna tatanggalin isa-isa yung mga yan kasi medyo madami-dami yan. Ayan, so kung mapapansin nyo sa aking mga lumang video, wala pa yung mga ganyang katulad ng iba dyan sa maraming coins na yan. So may mga sign of kalumaan na yan kasi mayroong mga kulay green pa yan. Ayan o. So, ang copper alloy, nagre-react siya sa matagal na panahon, nagkakaroon ng mga discoloration, katulad ng mga chemical reaction na kulay green, ayan. So, yung mga yan, normal yan sa isang coin, kaya importante nga yung mga nagtatabi ng mga coin, inaalagaan din ang coin nila. Kasi ito, medyo nag-oily ng konti yung loob ng plastic, ayan. So, mapapansin ninyo, ang gaganda ng mga coins na yan. So, very well keep itong mga coins, maliban lang sa discoloration. Kasi yung mga coins na naitabi ng lolo na OFW na yan, o na yun, na nagpamana nito sa kanyang apo, eh, yung mga coins na yan, pinili niya talaga na magaganda. So, hindi gaanong circulated yung mga kanyang naitabi. Ayan, so, napakadami niyan. Ayan, so baka mayroon kayong magugustuhan dito. Hindi ko na muna iisa-isay ng mga details na mga yan kasi di ko pa alam nga yung mga anong country yung mga yan. Yung iba dyan, yung mga characters hindi ko maintindihan kasi foreign na language yung nakalagay. So sa dami nyan guys, ayan. So halos kompleto yung ano, sabi sa akin nung nagbenta sa akin ito. Halos kompleto raw yung mga coins na ito internationally. Ilan lang yung mga wala dito. So hindi lang present dito yung mga ibang countries. But ang surely dito, ito mga coins na ito are all antique. So mga luma na to mga coins na to. Siguro sa mga susunod na video, gagawa ako ng isang video, ipiplex ko sa inyo yung mga detalye ng bawat isa sa mga to. So sa dami kasi nito, mahirap ding ipakita ko na kaagad kasi madudumi pa yan eh, kakakuha ko lang yan, hindi pa yan nalilinisan. So tatanggalin ko yan sa plastic at ipiplex ko sa inyo sa susunod na mga video ko. Kaya abangan ninyo guys yung pag-introduce ko ng bawat isa sa mga yan, anong mga coins ba yung mga yan, saang countries ba yan, and yung mga detalye niyan. So iisa-isa ko yan sa next video ko. Sa ngayon, papakita ko lang sa inyo ng mabilisan, scanning lang ng lahat ng mga coins na mayroon dyan sa album na ito. So hindi ko pa siya ginagalaw yung mga laman niyan mula ng aking ma-receive doon sa aking pinagbilhan. So ayan, ayan yung mga coins nila. So ang dami-dami niyan, halos sa 100 mahigit itong mga coins internationally. Ayan. So, marami-rami yan. So, medyo mapapalaban na naman tayo sa paglilinis ng mga coins. So, I tried my best to have a video sa paglilinis ng coins na yan. Paano ko ba lilinisan ng maayos at mas maaalagaan ng coin natin na hindi gaano magagasgasan habang natatanggal yung kanyang mga dumi o mga stain na kumapit sa mga coins para mas lalo nating mapaganda at ma-maintain ang quality ng ating mga coins habang ating iniingatan. So ayan, ito yung pinakahuling part ng album na ito. Ayan, so
Ayan guys, napakita ko na sa inyo na mabilisan. So baka mayroon kayong mga nagustuhan sa aking mga pinlik sa inyo. Base dito sa coin album na ito. Yung coin na album na ito guys, sobrang luma na. Ayan, oh. Sobrang lutong na nga nito. Natatanggal na yung plastic dito. Sa sobrang luma niya na. Ayan. Ang tagal nitong tinago ng nag-keep nitong album na ito. So yung kanyang album, pinamana niya sa kanyang apo. So swerte ko at na ako nakakuha at maaga kong na kausap yung nag-post nito sa social media. So ayan guys, kasama niyan ito yung local coins na madami-dami rin. Lahat ito antique din. So abangan nyo guys sa susunod na mga video, ipapakita ko sa inyo ang laman nitong local coins na ito, kung gaano kadami, ano-ano ba mga ito. At very exciting guys, kasi hindi ko pa ito nakikita isa-isa, sabay-sabay natin itong ipapakita sa aking susunod na video. So for this episode guys, ito lang muna. Abangan ninyo ang pag-flex ko nitong mga local coins na ito, at sana may magustuhan kayo sa aking coins na ipapakita sa susunod na mga video. Maraming salamat and have a great day. Thank you.